ng puso ang marinig at maramdaman ang inyong pahayag ng support at tiwala. At alam ko po na marami po sa inyo ay kanina pang nag-aantay, kanina pang mga tanghali, kami sa iyong lingin, kami ay naisana ay hindi namin masusukyan ang itong pagpamahal. Ang pagsukilan namin ay ang aming trabaho at sa servisyo na ipinapangako namin na ibibigay namin sa lahat ng mamamayang Pilipino, sa lahat ng Pilipinas, para tayo ay kumanda ang ating sitwasyon. Marami tayong hinaharap na problema. May krisis tayo sa ekonomiya, nadala rin ng pandemya. Kaya po kailangan natin bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Kailangan natin makontrol ang presyo ng bilihin. Kailangan natin tulungan ang ating mga maliliit na negosyo para sila ay makabalik at magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan natin ayusin ang ating mga at kailangan natin ayusin ang ating mga agricultural na produkto. Dahil nakita natin kung dumating ng pandemya ay tanahan kung hindi tayo nakapag-import ay kulang ang pagkain. Kaya kailangan natin magandahin ang ating agricultura. Tuloy po dyan kasama na rin dyan ang pagtatag na trabaho. Ang isa pa ang ating nagawin ay pag-agandahin natin ang industriya ng turismo. Kaya naman po, ay magkakalik po tayo ng mga airport, naglalagay tayo na hindi na kailangan dumaan sa Maynila ang mga bisita. Kaya siguro yung laging dingan, dapat pwede ng international na. Para lahat ng gustong bumisita sa inyo, ay dire-diretso lang pupunta ang CDO nang makita kung gano'ng kaganda ang Miss Or at gano'ng kaganda ang mga tiga Misamis Orienta. Program na ating minamahal na Pangulong Duterte kung kanyang build na programa. Itutuloy natin yan para lawakin pa natin. At isasama na natin ang ating digital infrastructure, yung pong ating internet. Para naman ang internet natin ay bumilis, ang internet natin ay maging mas malawak at mas maging mura. Administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan para maibaba natin ang singil sa kuryente para hindi na magsabang ngayon ang pangalaya. Anong sinabi natin mga eskwela, tutulungan natin ang mga teacher, ang mga group natin, isusuportahan natin na maigi. Nang sa ganun, pagka nag-graduate ang ating mga kabataan, ay sila ay handa-handa na makapasok sa kahit anong klaseng trabaho na kanilang gugustuhin. Yan po ay iilan lamang sa ating naging problema. Iilan ang lamang yan ang mga nakilangan tulang harapan ng solusyon. Dahil po, kung meron tayong naranasan dito sa pandemya nito, kung meron tayong natutunan dito sa pandemya nito, ito ay lahat ng Pilipino. Ang Pilipino na mayaman, ang Pilipino na mahirap, ang Pilipino na sikat, kahit hindi kilala, lahat po tayo ngayon ay nangangailangan ng tulong. At alam naman po natin na ang tutulong lamang sa Pilipino ay tayo rin mga Pilipino.
ay isang kalaban. At kung dinignan po natin at paghahalalan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po na dumaan dito, na kahirapan, na sakunan, pandemya, lahat po ng mga disaster na pumunta rito sa Pilipinas, tayo po ay nakalaos dahil tayo mga Pilipino ay nagkaisa at sabay-sabay kinaharap ng problema. Ipagpukrod-pukrod lahat ng galing, lahat ng kakayahan, lahat ng sipag, lahat ng mga sakit at pagmamahal ng bawat Pilipino na magkapit-bisi, na sabay-sabay kumaharap sa problema, mataas ang tiwala, malaki ang tiwala ko sa mga Pilipino. Basta tayo'y nagkaisa, kahit ano pa ang kahirapan na haharapin natin.
kabataan na dayuhan ay sinasabi, ano pa talaga ang puting Pilipino? Lagi natin sinasabi, ang Pilipino, ang tunay na puso ng Pilipino ay may masabi at kami ay patapagalitan. Kami ay tututulong sa isa't isa, kami ay nasasabihan kung ibalik, hindi lamang sa larangan ng politika. Kung hindi sa buhay natin na pang-araw-araw sa lahat ng sektor na ating lipunan. Sa mabalik ang ating kailangan ng pasasakit. Alam po naman natin na ang Pilipino, kapag nakita ang kanyang kapwa na nanghihira, ang Pilipino ay tutulong. Alam po natin ang Pilipino, kapag nakita ang kapwa ng Pilipino ay nadama, at masasabi ko po naman na lalo simula nung kami ng Unity ay umiikot at nagsasalita at pinapaalam na pinapaalam namin ang aming mensahe na pagkakaisa ay maganda na ang pagtanggap ng ating mga kababayan. Ngunit naririnig natin at naririnig natin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa ating nakikita, dito sa ating nakikita ng mga problema, maganda naman ang sagot ng Pilipino na tayong unawaan. Ngunit nung umpisa, nung simula, ay ang sagot ng Pilipino ay parang bulong naman at halos hindi marinig. Ngunit habang tumagal ang panahon at tumahal ang ilang linggo, tumahal ang ilang buwan, yung bulong na yan ay palakas ng palakas. Palakas ng palakas hanggang naging maliwanag na ang tinig ng Pilipino. At yung nagsimula ng bulong ay naging sigaw na. Naging sigaw na ng ating mga kababayan. Naging sigaw na ng ating mga kapwa Pilipino. Naging sigaw na ng Pilipinas. At ang sigaw na ating naririnig na ay sabi Pilipino, kasama ako dyan sa pagpaganda. Kasama ako dyan sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kinusan ng pagkakaisa. Maami na po sumasama dito sa ating tinatawag na nakilusan. Marami na pong sumasanib puwersa sa atin dahil asa puso na ng Pilipino ang maging matulungin, ang maging pagsigayon ng papakita para sa atin at nagiging ang mga ang ating dito, nagpaulan na kabilang sa araw na naaantay ng mensahe, tayo ay nagtipon-tipon at pinag-usapan natin ang kilusan ng pagkakaisa. Huwag po natin titigilan, huwag tayong hihinto hanggang po ay ating masasabi na ginawa na natin lahat ng kailangan ng trabaho, ginawa na natin lahat ng kailangan ng sakripisyo. Ginawa na natin lahat ng kailangan gawin upang ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. At sa ganun pa lang po, ay dahan-dahan po
nakikita po natin ay pinagkaisa natin ang ating mga kababayan dahan-dahan po sa ating pagtutulong sa isa't isa para ang damang po natin na gumaganda na ang buhay, na gumaganda na ang Pilipinas. Upang makarating na tayo